Magandang araw po, Doc Willie Ong to. Cast tayo eh. Oo, pinaayos natin kahapon. Bali, bago po tayo magbigay ng tips, paano mas mabilis gumaling ang buto, ang laman, kung kayo ay napilay, paano mag-alaga ng cast. Ang nangyari nga, nakwento ko na eh. 4 days ago or 5 days ago, na nandun kami sa float eh. Oo, maandar, medyo mabilis. So, hindi ko napatigil. Mumaba kami nila Doc Lisa. So, pagbagsak ko, tumama yung kamay. Napaganon ba? Tapos, tumama sa puwet. At dito. Si Doc Lisa bumagsak din na tatlong tao pa. So, mahirap talaga sa campaign. So, anyway, 4 days natin tiniis yon. Kasi sa probinsya, wala namang ganong malalaking ospital eh. Mahirap sa probinsya, wala namang ganong malalaking ospital. Na problema healthcare talaga. So, 4 days na binalot ko na lang ng bendahe. Tapos, pagbalot ko noon, so, inalagaan na maga 2 days. Tapos, on the 4th day, pag-uwi namin, bago ko pina-x-ray. Anyway, galing kami sa Bataan muna. Nakapunta pa kami sa Cagayan, Kalinga, Tugigaraw, at basta doon sa norte nakaikot kami. Anyway, kagabi puyat kami, pina-x-ray ko na agad. Ito resulta ng x-ray. Ito ba x-ray? Kita ba? Yan, o tabi. Ito, tama. So ito yung x-ray niya. Pinatingin ko, papasalamat ako sa mga doctors ko. Dito kasi tama eh, sa distal radius. Dito yung bagsak. So, ang tama ito na chip konti. Ito na compress eh. Bumaba konti ito. Tapos ito nagkahiwa dito. Nagkahiwa. Yun ang tingin eh. Tapos dito talaga yung impact eh. Dito yung namaga eh. So, nakakast tayo for 6 weeks. Okay naman tong cast. Nakast na naman tayo dati. Sanay na naman tayo makast. Pero syempre, abala siya. At least 6 weeks siya nakakas. So, may mga bagay na mas mahirap gawin. Anyway, ang tips ko, just in case kayo ay may konting bali o nahulog o ano man nangyari, ang first step kasi, syempre, kung may budget, maganda magpa-check sa doktor. Kung makikita ng doktor, mas maganda talaga kung ma-check nila. And para makita, x-ray talaga ang first step. Tapos first 3 to 4 days, mamamaga yun. So tama-tama rin, hinintay na mawala yung maga bago na ayos. Okay? Minsan kasi hindi lang buto eh. Kahit hindi naman na fracture yung buto, ito kasi distal radius fracture eh. Although, hindi naman nag-displace, mabuti hindi lumihis. At doon sa likod ko, mukhang okay naman. So far. So, ang treatment nila hindi talaga papagalawin. Kung yung maliliit kasi na splint, ang problema yung sa mga splint, magagalaw mo pa rin eh. So, pag magagalaw mo, mas mabilis ma-injury ulit, tuloy-tuloy yung injury, mas matagal mag-hilom. Kaya nga may tao, nakita niya, komang, di ba? May tao, yung natabingi yung kamay, tabingi yung ano, yun ang mga hindi na-cast eh. Pero pag na-cast, titiisin mo lang 6 weeks, tsaka mas stable siya, mas matibay, mas hindi siya mas okay. Ang kaya ganito itsura niya, ginawa kasi yung double bulb, hiniwa siya dito para mas maluwag konti at ina-adjust ko na lang. So papasalamat ako sa 5 doctors sa PGH ko pinagawa, PGH Orthopedic Department. Salamat kay Anton, 4th year resident ortho. Kay Cyril, thank you Cyril ha, nahirapan ka dito sa pag-bivalve. At kay, Irwin, thank you ha, siya bumili ng ice eh. Tapos na magandang klase, fiberglass yung pinili nila. Tapos blue, fiberglass. Anyway, pasalamat din ako sa 2 doctors. Dr. Patrick Le, classmate ko sa Xavier, orthopedic surgeon, thank you sa sensya na sa abala. Kay Dr. Aida Takata, nakas na rin ako dati. Kay Dr. Aida Takata, thank you so much sa yung hand surgeon ko sa mga trigger finger. Kinulit ko kahapon, napakabait. At ginaid niya yung mga
resident kung paano gagawin. So, ano gagawin mo na sa cast? Itong cast, hindi pwede sobra sikip. Pag sobra sikip, magko-compartment syndrome mo. Wala ng dugo, mamamanhid. Diba? Hindi rin pwede sobra luwag. Pag sobra luwag, eh, magagalaw mo yung kamay mo sa loob, di hindi rin gagaling. Dapat tuyo. Huwag babasain, ha? Mga bata, pag na-cast. Tapos yung cast, dapat elevated. Either nakaganyan, nakapatong sa unan, yan, nakapatong sa unan. Pag natutulog, dapat ganyan, nakapatong sa unan, on diretso. Kasi pag binaba mo siya, mas mamamaga yung kamay. Hindi naman, yung dugo kasi bumababa, eh. Kaya mas masikip. And elevated. Tapos tuloy-tuloy lang exercise na ibang parte, sa kanan kamay, sa paa, sa likod. Pwede mo na ituloy ang exercise. Pero isang payo lang sa exercise, huwag din sobrang exercise sa mainit na lugar. Kasi pag mag-exercise ka sa mainit na lugar, papawisan. Pag pinawisan, syempre, babaho siya, dudumi siya. O, wala namang masama dun. O, pero pag nabasa siya, hindi rin maganda. Tapos check-check mo lang kung may problema, lumalaki ba, lumiliit ba, masyado ba maluwag. Ganun po pag-alaga ng cast. At tingnan mo syempre laging daliri mo kung nabublu na ba. Sabihin kulang, naipit na yung artery, hindi naman dapat. Oo. Tapos kung namamanhid o labas lahat yung gut. Ganyan. Tapos isa pa, pwede mo i-cool, palamigin. Pwede mo i-aircon or electric fan para malamig-lamig. Tapos itong dulo, i-alcohol mo na lang para mahirap magsabon eh. Pwede alcohol mo o konting sabon para hindi mabasa. Tapos ano pa, huwag maglalagay ng kutsara sa makati, di ba? Makati. Gusto mo yung kutsara. Huwag ka maglagay ng alambre, masusugat mo, huwag babasain. Yan. So ano naman tips para mabilis gumaling? Ano mang pilay, ano mang sugat sa katawan, basta buto, tendon, litid, laman, ano gagawin? First, kung naninigarilyo kayo, kailangan tigil nyo kasi smoking, hindi siya nakakatulong sa paghilom, bumabagal. Mas bata, mas mabilis maghilom, mas matanda, mas mabagal. Balanced diet, syempre dieta talaga yan. Sa prutas, gulay, protina, isda. Calcium, kailangan mo calcium sa buto, di ba? Calcium. Ano ba mataas sa calcium? Isda, maraming calcium. Gatas, keso, calcium. Oh, hindi naman kailangan calcium supplement. Gusto mo isang multivitamin, walang kaso. So, calcium is good for the bones. I think vitamin C is also good for healing. Vitamin C, mga prutas na mataas sa vitamin C. Yun po. Basta tuloy-tuloy lang yung pagkain, tapos ina-expect mo na medyo liliit yung kamay konti. Pagkatapos medyo liliit kasi hindi mo nagagamit, tapos i-exercise mo rin siya pag naayos na. So, normally 6 weeks eh. Minsan, yung iba swerte 4 weeks. Yung iba 8 weeks. O 6 weeks, 1 and a half month. Yung iba 2 months, 3 months. So, yun lang po, pag-alaga. Tsaka, ingat palagi. Okay, so ganyan po ang gagawin natin para maalagaan ang cast. So ito po yung status. Tuloy-tuloy lang tayo. Ano naman siya, kamay lang naman siya, hindi naman siya utak. So dasal lang po tayo. Yan lang naman magagawa natin. Konting tiis. And yun lang po. Honest tayo lagi sa mga tao natin. So yun lang, alagaan yung katawan nyo sa pagkain, sa vitamins para mas mabilis gumaling. Tapos kung meron kayo kahit anong pilay, kahit anong hulog, kung may chance kayo, punta kayo sa doktor. Kung may konting pera, o pa-check tayo. Kasi yun namang gusto natin talaga eh. Malibre. Pero nga sa Pilipinas, lalo na sa probinsya, mahirap talaga. Mahirap ma-aksidente sa ganun eh. Wala talagang malalaking hospital na mapupuntahan. At hindi ganun kadali makapunta. Okay, maraming salamat po. So ito po yung tips natin, pag-alaga ng cast. Hindi siya semento ah, pwede kayo humingi ng fiberglass, mas mahal lang 'to. Fiberglass mas magaan. Mas magaan fiberglass. Pag-alaga ng cast, saka mabilis maghilom ang buto at litid. God bless po.